Well, hello to everyone out there. By the way, I'm Percy Palma, and today we're gonna talk about cosmetics. So let's start with foundation. Actually, to be honest, guys, ano lang ako, baguhan lang din ako. Hindi pa talaga ako ganun ka marunong mag-makeup, pero I'm starting to learn all the basics. So but for the meantime, I'm gonna give review kung ano yung mga ginagamit ko. And for the meantime, ang feature ko muna is yung mga foundation kasi mas ma-foundation ako compare sa mga ibang cosmetics. So, recently lang, kakabili ko lang ng Pink Sugar. This is a face powder. Ayan siya. So, medyo nabawas ko na siya. So, ano ba masasabi ko dito? Well, actually, it's really good naman. Pero kasi may times na medyo nag-drying skin ko. Tapos, may times din na parang namamalat ako. So, minsan-minsan ina-alternate ko din yung paggamit ko. Gumagamit din ako ng liquid foundation. And this, actually, ano ba, magkano ba to? Kakalagi siya ng 499 pesos, so almost 500 din siya. And you can buy this sa mga SM mall. Ayan siya. Pink Sugar. Ayan. And then, yeah, I know. Medyo may kamahalan siya. So, pamahal tayo ng pamahal. Then next is, ito yung sinasabi kong liquid foundation by Covergirl. Stay Luminous 842. Yung shade niya. Ayan. Ayan siya. And this cost $700. 700 plus, rather. Ayun. Now, the reason why I have all of this, by the way, thanks to my friend, Ruby Vera. Shout out sa kanya. Kasi, siya yung mas may alam in terms of cosmetics. Although, mas ano siya, mas nagpo-focus siya sa mga lipstick. Ayan. Pero, ang dami niyang alam na brand as in. So, I ask suggestions sa kanya kung ano yung mga magaganda. So, ito yung mga binibigay niya sa akin. So, again guys, may kamahalan siya ng konti, pero you're not just paying for the quality, or the brand, but you're also paying for the quality itself din. So, masasabi kong worth it siya. At saka, ito ay mga bagay naman din sa akin. And, naiiwasan din yung pag-oil din ng mukha ko kung mga oily kayo, ganun. So, pero kung may mga iba pa kayong problem like mga pimples, blemishes, you could ask yung mga sales lady sa department store. They are trained to do that kasi hindi lang sa basta sales lady kundi makeup artist din sila. So they could suggest kung ano yung mas babagi sa'yo. And they have tester na pwede nyo ring itry kung bagay ba o hindi, kung umabikat ba sa mukha nyo o hindi. So yun. And ito yung pinaka recently na nabili ko sa Trinoma. Ito yung talagang sinuggest ng friend ko. NYX. Ayan siya. Hindi ko pa siya na-open. May kamahalan din to, pero sobrang tinitipid ko siya. Sobra. Kasi, ito naman masasabi kong, it's good kasi nakuha niya yung gusto ko. Gusto ko talaga na medyo pumuti yung mukha ko. Tsaka parang fresh looking. And to be honest guys, it's for real. 24 hours nagsistay siya. 24 hours yung ang fresh ng mukha mo. Kahit patapos yung araw, kahit medyo hagard-hagardo ka na, ganun. Pero, nag-stay siya. So, okay siya. Okay siyang gamitin. Ayun. Again, guys, you're not just paying for the brand, but you're also paying for their quality. At ito ng pinakamahal sa lahat. Dito pa ako napag-chismisan sa office na ang mahal-mahal doon ng foundation ko. Which is MAC. Ayan. Buksan natin siya. Actually, I never tried this. Pero yung sa tester, it's really good. Sobrang tinitipid ko siya kasi dahil, ano siya, sobrang mahal niya. Pero definitely one of these days, gagamitin ko na siya. Ayan siya. Actually, yung mga foundation kasi may mga different shades sila. So again guys, huwag niyong ako gagayahin. Lahat ng mga binili ko, it's my personal use and talagang ito yung mga nag-swak sa akin. So may mga tester sila guys. If you want to buy, then you have to test it to yourself first kung talagang okay siya. Ano bang ano ito? SPF 10 foundation. Iyon yung parang pinaka ano niya. Pinaka pangalan niya.
Ayan. Siyempre, since Mac siya, so binili namin talaga siya sa Mac store kasama ng friend ko. It's worth, ay may presyo pa yata dito eh. Pero mukhang tinanggal na ata. Tinanggal na. But this worth mga nasa 2,000 plus siya. So, but in terms, kung kayo naman medyo nagtitipid guys, talaga na sobrang thrifty nyo at ayaw nyo gumastos talaga na sobrang mahal. Since, let's say, mga beginner pa lang kayo, gusto nyo talaga sobrang mura lang para hindi naman sayang. May mga cosmetics naman na nabibili. Not really sure kung ano yung mga pinaka-mura. Kasi, kumbaga yung pinakamura, ito na yung pinakamura para sa akin. Pero meron pa daw mas mumura pa sa 500, may mga below 500 pa. I believe you could check sa mga Korean store. Meron silang mga cosmetic na nabibili doon na I think it's worth 99 pesos lang ata yun. So kung gusto niyo naman mag-testing, ayan. So pwede yung mga ganung cosmetics. Sa foundation, not sure kung meron akong nakitang foundation. Kasi parang more ang nakita ko dun. Face powder. Ayan, ito. Face powder. Pero hindi ito ah. I mean, Korean store na face powder na ginuto din. Tapos, more on lipstick and eyeshadow sila. So, ayun. But one of these days, guys, I'll be showing kung paano ginagamit ang mga foundation, paano ina-apply siya sa mukha. So, yun pala ang mga nagagawa ko so far. So, I'm hoping everyone na merong kayong matutunan dito sa video na to. Hoping. Ayun. So, but if you have any suggestion, guys, kung ano yung mga mura pa na maganda naman yung klase, you could simply comment sa comment section. And then, if you have any questions, guys, you could feel free to leave a comment. Then, I'll try to answer as much as possible. Regarding sa mga finisher kong product today, I'll be putting sa description below kung ano yung mga, inano ko, mga finisher ko for today. And actually, ayan, ito pa siya. Nakamak pa siya. Ang dami ko pang pwedeng i-features. Ang dami kong mga nabiling makeup kit like eyeshadow, brushes, what else? Mga lipstick, then eyeliner, ganyan. So, but for this video, I would like to focus muna sa mga foundation kasi ito talaga yung pinaka basic. Talaga yung making pinapakita ko, no? Ayan. Ito yung pinaka talaga mura. Face powder, pink sugar. So, not sure kung meron pa mas mumura dito. Ayun, but you could try the Korean store. It's worth 99 pesos. So, yun yung alam kong mas mura pa dito. And then, second is itong Covergirl. So, ang ginagawa ko, alternate, guys. Again, may mga times kasi parang nagtutuyo yung mukha ko. So, hindi advisable gumamit ng face powder. So, I tried to use ito, itong Covergirl na liquid foundation. Or sometimes, kung gusto ko talaga ng medyo fresh looking, hindi mawawala ang mix. Ayan. So, thanks sa friend ko kay Ruby Vera na hoping someday gagawa din siya ng ganitong vlog din. But, she will be talking more about lipstick. Ayan. Dun siya talaga master sa mga lipstick kasi yun talaga yung meron siya. Ayun. But, si yung friend ko, she's starting to use other products na rin like yung eyeshadow, yan, sabay kami bumili ng eyeshadow, parang kahapon na bumili kami ng eyeshadow. So, sige na, kapakita ko na din. Pero, I'm gonna talk about this sa ibang video. Asa na ba? Ito. Ito. Ayan. Maybelline. This word, ayan, 675. So, medyo may kamahalan din ng konti. Yan, paras kami yung bumili. The other one na binili niya is, ano ba yun? Nude din siya, but it's a light color. Ako kasi, since ako maputi ako guys, so, mas pinipili ko yung mag-dark color ako. Ayan, so, ito yung binili ko. So, hindi ko pa siya natatry, pero yung sa tester, it works. So, one of these days, I'll be using this. Nude Maybelline New York. Ano bang brand nito? Ano bang mga shades? Wala siyang masyadong sinabi, pero
ito lang yung parang pinaka whole cover niya. Pag yung meron pa isa pang light nude, which is yung parang pink yung interface niya. So, yun lang guys. Ay, mukhang nabaksa ko ata. Ayan. Akala ko nasira ako. Hindi ko pa nagagamit. Nasira ko na kaagad, no? Ayun. So, I hope everyone guys na meron kayong natutunan for today. And again nga guys, if you know na medyo mas mura, you could leave a comment there. So, para may alam din ako. Just like you guys, beginner lang din ako. So, thanks to everyone for watching. So, hope you guys to see you on my next video. Bye!